Magandang umaga, Assumption! Ngayong Miyerkules ay sisimulan natin ang sinbahagi na siyang oras ng pagbabahagi ng mga bagay-bagay tungkol sa ating simbahang Katoliko. Ito ay paglalaanan natin ng kaunting oras tuwing Miyerkules sa taong ito upang mas mapayaman natin ang ating kaalaman tungkol sa ating simbahan, lalo na at ating pinagdiriwang ang 500 biyaya ng Katolisismo sa ating mga Pilipino. At dahil ngayon ay kaarawan ni Santa Maria, Inang Birhen, ating tatalakayin ang kanyang mahalagang papel sa buhay nating mga Pilipino. Ang Pilipinas daw ay isang Pueblo Amante de Maria. Ibig sabihin nito ay, bayang sumisinta kay Maria. Bakit nga ba tayo nabansa ganito? Marahil ito ay dahil sa marami sa atin ang dumudulog sa kanya, na parang inang kumakalinga tuwing may pangangailangan at pinauunla kanya naman tayo. Halimbawa na lang ang sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario ay nabigyang katapusan ang 20 taong diktatoryang pamahalaan ni Marcos sa mapayapang paraan. Kagilagilalas na napapagsak ang pamahalaang itinatag ng dugo at buhay ng mga naaapi sa pamamagitan lamang ng mga taimtim na panalangin. Magtataka pa ba tayo kung bakit natin sandigan ang pagkalinga sa atin ng ating Inang Birhen? Ang buong Pilipinas ay inilaan o consecrated sa ating patron na Immaculate Conception. Kaya dapat lang ay talagang espesyal na araw ang 8 ng Disyembre kung kailan ating ginugunita ang simbahang Katoliko ang misteryong ito. Nangungulila ka ba sa kalinga ng isang inang gagabay sa iyo sa hirap at ginhawa? Masdan mo ang ating Inang Birhen na handa tayong akayin araw-araw patungo kay Kristo. Santa Maria, Ina ng Diyos at ng Bayang Pilipinas, ipanalangin mo po kami. Maligayang kaarawan, Mama Mary! Kami magbabalik sa susunod na Miyerkules.